Hello, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Stop, Look and Listen. Guys, meron mga nag-request sa akin na gawin ko daw yung Q&A. So, nag-post ako sa Facebook page ko asking you guys to comment your questions and sasagutin ko yun. So guys, ready na ba kayo? Aye, aye, Captain! So guys, let's go! The last part guys, meron ako sasagutin na isang question na alam kung gustong-gusto yung malaman yung kasagutan. Okay. First question. Tinanong to ni Zer Ezekiel, ano daw ang dream work ko at bakit? So, ang dream work ko yung maging FA, bukod sa perks na nagta-travel ka around the world, parang ang sarap sa feeling na nakatulong ko sa ibang tao na kahit sa local or sa foreigners. And para sa akin, makapag-ipon ako para sa sarili ko in the future kasi well compensated yung trabaho mo. Hopefully, nasagot ko si Ezekiel. Maraming salamat. Second question. Tinanong to ni Angelica May Hernandez Emeterio. Ideal girl. Para sa akin, gusto ko yung mabait, maalaga, makwena, malambing, tapos gusto rin yung pinagbabawalan ako. Third question. Tinanong to ni Neil Sobreo. What is the bravest thing that you've done in your life? The bravest thing I've done in my life is pag-stay ko sa showbiz. Kasi, siyempre araw-araw struggles yun. Nandun yung pagod. And pag nasa shooting ka, nandun yung requirements ng director. Yung kailangan ma-approve sa kanila na magaling ka. Kailangan mapakita sa kanila yun. And siyempre may pressure yun sa'yo. Nandun din yung ano yung balance ng school and jobs. Doon ako nahihirapan din eh. Kasi parang minsan, di ba, gumagawa ko sa school tapos bigla na natatawag yung APS para merong racket. Ganyan-ganyan, merong shooting. Tapos may iwan na naman ako sa school. So kailangan ko kabulin yun. Yun lang. Kumbaga tayo management, you know, kailangan ko i-balance eh, yung dalawang. Thank you. So, fourth question ay galing kay Maritoni Kitanya. Ito na ay, what is the biggest fear in your life? The biggest fear in my life ay mawala ang aking money. Kasi, syempre, malaki utang na rin sa aking ina. Simula pagkabata namin magkakapalit, kami nga ba, nalagaan niya na kami. Siya na yung tumayo yung mami at daddy sa amin. So, sobrang sakit pag nawala yung mama mo. Kaya ayaw ko mawala yun. Yun yung biggest fear ko. Thank you. Fifth question, guys. Galing kay Precious Talili. Kailan pa ang birthday mo? Kakantaan mo ako sa birthday ko, ha? Precious. October 13th. Maraming salamat. So, paalin mo itong question. Galing kay Rian Tadios. Sino ang top 3 favorite YouTuber mo? So, first favorite ko ay si Logan Paul and si Jake Paul, kapatid niya. And sa local naman, yung isa kong favorite talaga ay si Kong TV. Payaman! Wow! Ang favorite ko talaga. So, ang pampitong question, guys, ay nanggaling kay Nigel Sinchonko. Sino po pinaka-favorite mong dancer at ipaliwanag mo kung bakit mo siya napili? Huwag tayo namayo. Pagaling sumayo nito, masyari sa sympathy pang lugar dyan sa ibang bansa. Ayan, international dancer siya. Tapos sa pagwapo, sa pagaling sumayo, si Luke Alford. Ating pang-8 na question. Galing kay Elaine Garcia. Ilan taon ka po naging cast ng Team Yay Season 1? Ako ay naging cast ng Team Yay Season 1 ay 11 or... Hindi, 13 pala, 13. 13 years old ako naging cast ng Team Yay Season 1. Ano yun, 2016 at 2017. Nakakasama ko doon si Sam, si AJ. Kami yung pinakauna eh. Sam, si AJ, si Hannah, si... Tsaka si Ray Ben. Ako. Ayun, napunod ba na ba yun? Kung hindi pa, search mo sa YouTube. Yan, Team Yay Season 1. 9 question na. Galing kay Cherry Ann Aranuel. Tanong kayo, how old are you po? Kulaan mo na lang. And bibigyan kita ng clue. Mas matanda ako sa mga nag-aaral ng ABC. And mas bata ako sa mga taong nagsasabi ng will you marry me? Comment down below. So, pang 10 nating question ay galing kay Nikki Takamuni. Tanong ay, close rin po ba kayo ni Andrea Berliantes?
keep safe. Honestly, hindi kami sobrang close, pero since under kami ng Star Magic parehas, we have to deal with them professionally. But nakasama ko siya dati sa Katena ng Ginto, and ayos naman, mabait, maganda, and yeah, mabait din ako sa kanya, kaya okay naman. Thank you, Niki Takamuni, and keep safe din. Well, let's move on. Galing kay He Charmaine Estrada ang pang-11 na question. Ang tanong niya ay, sino ang crush mo ngayon na nasa Team Yay noon? Hindi. Hindi kasi ako nagka-crush sa kanila eh. Pero, yung mga babae ko nakakasama sa Team Yay, lahat sila, nai-inspire ako sa kanila. Sobrang inspiring nila. Kaya, wala akong crush pero inspiring sila sa akin. Yan, thank you, He Charmaine. Isunod na question yung medyo kakaiba, guys. Galing to kay Aislinn Zafanta. If you were told you only have 1 week left to live, what will you do? Sa pagkakalam ko, isip ko lang, diba? Pero, bakit? Magugunaw na ba mundo? Pero sige, what if lang? Para sa akin, kung isa na lang linggo yung buhay ko, mas gusto ko na lang mag-spend time with my family. Pero siguro mas masaya kung kasama kayo para, party-party tayo. Guys, susunod na question ay galing kay JP Kalimling. Ang tanong ay, lights on or lights off? Let's do fast talk. Sagot ko dito ay, lights on para maliwanag. Wow! So guys, dalawang question galing kay Karen Tud Kasapaw. What is your most embarrassing moment? Yun yung unang question. Ang most embarrassing moment ko ay nahuli ako ng mami ko sa kwarto. It was at this moment that he knew. He fucked up. Na nag-I love you sa picture. Kilala nyo ako yung picture sa mami ko. Wow! Ang pangalawang tanong na galing kay Karen Tud Kasapaw ay celebrity teen crush. Celebrity teen crush ko ay si Ashley Del Mundo. Ayaw niyo ba yun? Kasi sobrang ganda yun talaga para sa akin. Sobrang ganda. And siya yung nasa PBB siya dati, pero sad for me dahil meron na siyang club team si Tao. Susunod na question na galing kay Wilbert Sandario. And ang tanong ay, describe your childhood. My childhood can be generally described as masaya, tapos secured. And minsan nadadapa, ikakamali. Pero matututo din. Yun na. Ang simple. Ang question na to ay galing kay Jeffrey Bobis Guita. Yan. Ang tanong po ay, do you want to meet your fans, supporters? Siyempre, gusto ko ma-meet yung mga supporters ko kasi para sa akin, sila yung nagbibigay sa akin ng taras eh. Parang sila yung nagbibigay sa akin ng confidence. And sila yung nagbibigay na mapush ko pa yung sarili ko. Dahil nakaka-inspire kasi ako ng tao eh. Kaya gusto ko silang bigyan ng time para ma-meet and personally magpasalamat sa kanila. And thank you. So ang tanong na to ay galing kay Anna Oj Orafla. Ang tanong po ay, sinong top 3 favorite mo sa Team Yay? Favorite person? Para po sa akin, bilang part ng show, wala akong favorite. Wala akong favoritism sa kanila. Kasi, kaya nga Team Yay, diba? Team. Para sa akin, isa kaming team. Para kaming family. Wow! And wala akong favorite sa kanila kasi lahat favorite ko sila. Next question, guys. Galing kay Charisse Ann Foguso. Ang tanong ay, anong height nyo po, Kuya Luke? And pa-shoutout na din po. Thank you. Keep safe, Kuya Luke. And God bless. Sana masagot mo to. And keep safe din sa'yo, Charisse. Regarding sa height ko, buti na lang, nagpa-vitamins ako at tumutulog ako ng maaga. Kaya kayo, matulog din kayo ng maaga para malampasan niyo yung height ko na 5'9". Next question tayo, guys. Galing to kay Amy Martinez. Ang tanong po ay, may nagugustuhan ka na ba? Pa-shoutout na din. Ayan, shoutout sa'yo. May nagugustuhan na ba ako? Marami akong nagugustuhan. Maraming. Gustong-gusto ko mag-swimming. Kasi easy ko, diba? Gustong-gusto ko mag-swimming kasi summer. Gusto mag-basketball. Gusto ko mag-mall. Pagkatapos itong easy ko, gagawin ko yan. Maraming salamat sa tanong mo. Okay, susunod na question na galing kay JP Kalimlim. Tanong ay, ano ang pinakamasayang feeling naranasan mo sa Yay? Medyo tricky yung question mo kasi
ano yung pinakamasayang feeling? Siyempre, pinakamasaya na yung feeling. Pero kung ang sinasabi, ang yung punto, ay ano ang pinakamasayang experience o naranasan ko sa team game? Para sa akin, pinakamasaya ay yung Stairway to Heaven namin, ang team game. O, next question tayo, guys. Galing to kay Pliny Quimson, Ibaba. Ang tanong ay, tatlong tanong to. Now, first, question ay, what is your favorite song? As if na wala akong favorite song eh. Kasi, hindi ko alam. Parang lahat pinapakanta ko. Pero mas genre, mas ano ako, mas old songs ako. Kina Tom Jones yan, Frank Sinatra. Kasi yung message ng mga songs nila, sobrang solid talaga. I don't know with Tom Jones. So, second question tayo, guys. Who is your favorite singer, male and female, local, international? Female tayo. Ang favorite singer ko ay si Morissette Amon. Kasi sobrang range ng boses niya, sobrang taas, and magaling siya kumanta talaga, para dami. And ang male naman natin ay si Martin Rivera. Mga kanta niya kasi, kinakanta ko din, pero may idol din ako. Ano, magaling siya kumanta ng kanta ni Martin Rivera, si Sherman. Correct! And the third question natin, if you are playing ML or Dota 2, what is your favorite hero and why? Name at least two. Sa ML tayo, ang favorite hero ko sa ML, dalawa. Sa Assassin ay Kushon. The perfect combination of might and magic. And sa MM ay Kari. Dalawang yun. Sobrang sakit talaga nila. And then sa Dota 2 naman, dalawa din, ang favorite ko talaga ay dalawang mid laner, Invoker at saka Shadowfiends SF. Thank you. Okay, next question tayo, guys, galing kay Cherry Ann Aranuel. Okay, ang tanong ay, do you have a girlfriend or ex-girlfriend? Nagka-girlfriend ako, pero hindi niya alam na naging kami. Kaya, nung nalaman niya, ex ko na siya. Ang dami nagtatanong sa akin ito, this past few years na. 2 years na nagtatanong sa akin. Ito, tanong to ng Lumich official, na siya sa nagtanong, bakit wala na ang Lumich? Kami bilang artist sa team niya, simula talaga kami, bata pa lang. Pero habang lumalaki kami, syempre nagiging matured na yung utak namin. And kakaroon kami ng sarili-sarili naming specialization. And nandun yung career namin na kailangan namin mag-grow. Ngayon, yung special friendship namin ni Mitch at saka yung bonding namin ng buong team niya ay naging bahagi para sa aming grow as individuals and as artists na pinagpapasalamat talaga natin. Namin, tsaka ako. Regarding sa Lumich, siguro oras na para i-respect natin ang decision natin na mag-grow kami sa sarili namin, sa kanya-kanya naming career path, diba? And sana ipag-design nyo na lang kami na maging ayos yung pass na dito, yung career pass na dito, and sa akin din. And sa ating lahat, para maging successful kami. And yun, kahit nakakalungkot mang sabihin na wala na yung Lumich, pero siguro mas makakabuti yan para mas mag-grow pa kami as individuals. Sana nagustuhan yung sagot ko na matagal nyo nang tinatanong sa akin. Yan, ngayon lang ako naglakas sa loob para sabihin yun, pero okay na, sagot ko na. Mag-move on na tayo, guys, para ayos na. Maybe I shoutout kay Charisse Ann Fogoso, kay Nigel Sinchongko, kay Andrea Pearl Salpid, kay Amy Martinez, kay Celestine Mila, kay Abby Perez, kay Leslie Angela, kay Jaren Belen, kay Rexon Aban, kay Mark Azriel Bagona, yan, kay Eliza Joy Juarez, kay Joseph Cuevas, kay Renz Pagayunan, kay Kuya Renz, kay Talosa Cousins, kay Rona Loisa Santos, kay Elaine Garcia, and lastly, kay Jane Maximo. And shoutout guys kay Sir Mads. Yan. Itong piano na to. Hey guys, if you like this video, give it a thumbs up. And guys, don't forget to smash the subscribe button and turn the post notification para ma-notify kayo para magpa-post ulit ako ng video. Guys, keep safe. Peace out.